sa atay kita. Nakakatouch. Sobra. Nakakatouch yung hindi yung tao. Napakabait ni tatay. Minsan mga iba na kung ano yung bait ni tatay, yung noble niya. Hindi ko alam. Ang tatay ang bait niya. Diba nakakaano? Parang gusto mo rin tumulong sa kapwa mo kung meron. Hello, Donyas! Welcome again to my YouTube channel! So, yun nga mga ka-Donyas. Welcome back again to my channel. So, yung gagawa na naman tayo ngayon ng video na trending ngayon sa social media. Ang video ngayon na bagong vlog ni Miss Ivana Alawi. Gagawa natin siya ng reacting videos. So, ayun nga mga ka-Donyas. Bago natin umpisahan ang video na to, papasukin muna natin ang aking mahiwagang intro. So, intro, pasok! Mag-subscribe ka ba? O jujuwain kita? Charot! Ito na guys. Papanoorin ko na bilang isa akong subscriber ni Miss Ivana Alawi. Shoutout sa iyo idol, Miss Ivana Alawi. Our video for today is pranking random people on the street. So magagala ako dyan sa kali, sa labas, around Manila, hindi lang isang lugar, mag-iikot-ikot kami, and magpa-prank ako ng mga random people. First time ko siya magagawa sa buhay ko, na mag-ikot-ikot, and then mag-disguise ako. Alright guys, let's go! Wow! Ito talaga yung hinihintay kong gawin ni Miss Ivana, yung magpanggap siyang pulubi. So ito na, gawa niya na. So, hindi ko talaga pinalagpas yung pinus niya to, pinanood ko talaga. And I will reward you. So bakit ko to ginawa tong video na to? Kasi araw-araw pag lumalabas ako, may nakikita akong mga tao kumakatok sa bintana, na nangihingi, may dala pang bata, minsan may dala matanda. Kasi mahirap talaga ang buhay at dumoble pa ang hirap nung nagka-pandemya tayo. So ngayon, maranasan ko Also rewarding the people who help out. Kayo, yung mga tumutaong nangangailangan, that's your own small way of helping out. No matter how small, malaki, it doesn't matter, it's still help. And I want to say thank you. Also, I want to experience kung anong hirap na pinagdadaanan nila. Kasi, di ba, lagi na lang akong pa-cute, gusto ko yung maranasan ko naman din yung hirap nila. Kahit for a few hours lang. Meron tayong karatula. Patulong lang po, pamasahe para makauwi na ako ng Baguio. So, ayan. Hindi nyo pa alam, taga-Baguio ako. Ayan. So, mangihingi ako ng pamasahe at kung sino ang magbibigay sa akin, ito times 1,000! So, kung wari may magbigay ng 1 peso, gagawin ko 1,000. Magbigay sa akin ng 10 pesos, gagawin kong 10,000. Kapag may nagbigay ng 20 pesos, 20,000! So, ayun na nga. Itong part na to, yung dito yung sa part na to ako na ano sa din kay ate I think may ano naman siya may point naman siya kahit barya lang po kahit barya lang dapat pumunta ka sa gobyerno para makauwi ka rin ng Baguio barya lang ba? Alay mo makarami rin baka nakarating dito bumiyahe po Kaya, kuya, maraming salamat sa iyo dahil 2 pesos ang tinulong mo. May mabuting puso pa rin si kuya. So, sabi nga niya kung may pera pa siya magbibigay pa. So, ko lang pasalamat sa iyo kuya. Bait niyo. Laki naman na ito. thank you. Ano pa pangalan niyo? Jeffrey. Pag may nakikita ka bang mga nanghingi sa'yo, tumutulong ka ba? Pag meron, pag wala. Ang gagawin ko, wala rin. So, malaking tulong na to na hindi mo pinapaalis lang yung ano, di ba? So, thank you, sir. Salamat. Sorry po. Okay lang po yan, Nay. Kasi, huwag niyo susulitan, ha?
po. Siyempre, ganda mo niya, di ba? Siyempre, sino magkakala na ganyan ang itsura siya? Ang ganda-ganda mo, di ba? O, di ba yung sinabi? Ayun nga, mga kadonyas, yung part na yun, una niyang beses na nilapitan bilang humingi siya ng tulong. So, dumiretso siya dun sa kay ate. And then, may point naman si ate sa about sa mga tulad ng homeless or yung nangangailangan niya naman ay pwedeng lumapit sa gobyerno. Pero, hindi siya nag-ano, hindi siya nag-abot ng kahit na piso. So, tinuro niya talaga sa gobyerno pumunta. Pero dun kay kuya, naangasan ako dun kay kuya kasi nakapagbigay siya ng 2 piso dahil si kuya, yun na lang talaga yung ano niya, kaya niyang ibigay dahil yun lang daw yung ano niya, yung ba naiibang pera. So, naangasan ako doon sa astig masyado na bigyan ka ng 2 piso, ang kapalit is 2,000 pesos. So, naano ko doon na natuwa. So, ayun niya, nandito na siya sa mga ano frontliner. Yan. May 4 babaeng frontliner. So, natatawa ako sa ginagawa ni Ma'am Ivana kasi nagpapapansin pa siya dito sa ano part na to. Na parang may kung anong gagawin pa siya. Thank you po. Laki po to ah. Marami damit doon. Thank you po. Tara. Ligo ka. Gusto mo? Salamat ka sa kanya. Ligo kami doon. Salamat po. Ano ba so si ate, nagbigay sa akin ng 20 pesos. Bakit po kayo nagbigay sa akin, ate? Pagkain mo. Bait nyo naman, ho. Nagturan ko naman ka to kasi nagaganda na sa'yo. Thank you po. Pinapawin mo sa bahay. Gusto mo siya maligo. Pinapawin na ako, no. Marita ako. Ganda-ganda pa. Baka maganda ko, ate. Thank you. Si Ma'am Elaine Rempillo nagbigay sa akin. Volunteer po kayo. 20,000. Wow. Ate, po, tumutulong kayo sa mahihirap. Gusto ko mag-thank you sa inyo. Ako po si Ivana Alawi. Hi, Ivana Alawi. Kasi ramdam ko rin yun. Kasi naranasan ko niyo, wala rin, wala ka rin maanuhan. Pagpatuloy nyo lang huwa sa mga tao. Maraming salamat. Thank you din. Thank you kasi hindi ka expected na siya. Ayun nga, mga kadonya, sa part na to, na sa mga frontliner, ay, ginawa niya, parang di siya mahalatang siya si Miss Ivana, kung ano pa yung eksena niya, na natatawa ko dun sa damo. And then natatawa ko dito kala ate, kasi, at nakatouch din ako kasi, kahit is maliit lang kinikita din nila, willing siya magbigay, nabigay siya ng 20 pesos kay Miss Ivana. At inalok niya pa na sumama kasi paliliguan. So hindi talaga nila nahalata nung una. So ayun nga, na anong-anong, panood yun naman, di ba, kung paano tumulong si Miss Ivana sa part na to. So, punta naman tayo dito sa part na susunod. So, dito na si Miss Ivana sa part ng, ano, nandito na siya sa may parang park. Sige na po, kahit barya lang mo. Wala pa akong benta, babe. Yun, nangingi siya. Wala pang benta. 5 piso po to, ah. Laki po nito, ah. Ako din po, walang pera. Pwede na yan, 5 piso. Bakit? Pwede na lang. Pwede na lang. Ulihin niyo po ba? Wala yung 5 piso, malaki daw yun. Wala ka pera? Wala po eh. Ay, ako din. Ganda po ako? Oo. Benta lang, wala pa akong benta. Wala pa kaming benta. Thank you po. Ba't wala po kayong benta? Wala pang wala namimili. Ako din po eh, wala din po. Pwede po patambay na ako dito? Sige, problema. Patambay na ako. Okay lang po. Bagyo po. Ayun niya mga kadonya, sa part na nandito, nandito siya sa park na to, na lumapit siya kay ate, and then parang dinidad mo pa siya natin kasi wala pa raw siyang benta. And then may nagbigay na isang nanay ng 5 piso. And then sa hanggang sa lumapit si kuya, yung itong natano na nagbigay siya ng 20 pesos, so, napakabuti, di ba, na ikaw, hindi ko yung hiningian pero lumapit ka, na ano kayo, kuya, parang, natachin ako sa ginawa ni kuya na kahit hindi siya nilalapitan ni Ma'am Ivana, siya ang mismo lumapit para magbigay ng 20 pesos. So, yun yung mga kadonyas, dito sa part na to, ako naiyak, yung pinanood ko to. Nakaka-touch. Sobra. Nakaka-touch yung uri yung tao. Napakabait ni tatay. May si Ma'am Ivana. Kung ano yung bait ni tatay, yung noble niya. Diba nakaka-ano? Parang gusto mo rin
tumulong sa kapwa mo kung meron. Sobrang bait nyo. Ganyan talaga ako pag magano eh. Kasi minsan, kulubit na ano. Tapos bibilan ba niya ako ng coke? Kasi inong ka sana. Oh, diba? Hindi mo naman sukat akalain na iba yung kaharap mong pulubi ay si Ma'am Ibana. Nakapagbigay ka ng ganito. Ngunitong halaga. Alam mo yung sa part na yun, na yung sa part na yun na nagbigay si Ma'am Ibana, naawa din ako sa part ni tatay kasi kami din eh. Dati rin kami nagbibenta na kung ano sa buhay. Nagbibenta rin kami dati ng, alam mo yung maruya, misan lumpia, yan. Nagbibenta rin kami dati yan ng mga maliliit pa kami. Kaya ramdam ko din yung sakripisyo, hinihirap ni tatay bilang isang vendor na nagdala ko. Kasi yung init, yung sobrang init, diba? Kaya kung may karapat, kung kahit yara ka, yung mayroon man ano, ay God, karapat-dapat lang na si tatay ay tulungan at hanapin ni Ma'am Ibana kung hindi din siya tumulong. Kasi, naranasan ko yung ganyang buhay, yung magbibenta ka ng kakanin. Kaya hindi nakaka sama ng loob or hindi nakakapanghinayang tumulong. Kung gano'n din. Kung ako rin si Ma'am Ibana, gano'n din nagagawin ko kung gano'n na, kung mayroon naman ako maitutulong. Kasi darating din yung panahon na tumakatulong din ako sa kapwa ko kapag lumago na siguro itong channel ko. Ganun lang, mga kadonyas. Hindi rin ako mag-a-atubili o magdadalawang isip na tumulong sa kapwa kung kailangan. Hindi ko Ma'am Ibana. Pasensyahan niyo na po kung nag-react ako sa video na to at ginawa ko itong content sa aking YouTube channel kasi natouch po ako nung ipinost niyo pa lang na 2 minutes ago kasi pinanood po siya. Isa po ako sa mga tagahanga niyo. Ayun mga kadonyas, nasaksihan niyo naman at kung gusto niyo mapanood yung video ni Ma'am Ibana, visit lang po kayo sa kanyang YouTube channel. And then kung nagustuhan niyo rin po itong aking reaction video, don't forget to like, share, and don't forget to subscribe my channel. And click bell button all para updated po kayo for all upcoming videos. Thank you for watching, mga kadonyas!